Let us pray. Speak to us, dear Lord. Your servants are listening. What is really good on Good Friday? Or what is good news on Good Friday? For me, hindi lamang ito panahon na muli nating aalalahanin kung paano dinakip, pinahirapan, o kung paano ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesus hanggang sa siya ay unti-unting malagutan ng hininga. Ngunit ito ay pagkakataon din upang muli ay mapagtibay tayo tungo sa buhay na nasasalamin ang diwa ng pagiging isang anak ng Diyos. Aalalahanin natin ang pagkakataon kung saan lubusan nating naramdaman ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa kabila ng ating pagiging makasalanan na siyang dahilan ng pagkawalay natin sa piling ng Diyos. The blood of Jesus enabled us to be restored from sin and to be reconciled to God as His children. Nagkasala tayo, nakagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Tumalikod tayo sa Kanya, but God showed us His in-depth love and unwavering forgiveness. Hindi niya tayo hinayaang mabuhay sa kasalanan at manatili dito. We all know that there is no sacrifice that would cleanse us from our sins. Ngunit natamo natin ang kapatawaran, natamo natin ang kaligtasan through His blood, His death on the cross. Siya mismo ang nagsakripisyo upang ma-restore tayo mula sa pagkakasala at muli maranasan nating mabuhay bilang mga anak ng Diyos. The blood of Jesus paved us a way to approach God's presence, to hold fast, and to live as a community of believers. This is an affirmation to all of us as believers, as people restored by God, we have given the confidence to approach God's presence. We are now free to come closer or to be nearer to God. His salvific act gave us the hope to hold fast in spite of the difficulties of life, hardships, or any struggles na maaari nating masalubong sa bawat araw. The blood of Jesus reminds us to live as a community of believers. It encourages us to live in a way characterized by love, humility, and in harmony with one another. A life dedicated to following Christ each day of our lives. Amen.